Nagawa po kasi mga katribe po ng iba, gulpi. Gulpi nilang pinamumunga ang kanilang kalamansi. Kaya isang pitasan lang ang karaniwan. Makahalaw man sila, paunti-unti na lang. Alam niyo sa kalamansi po natin mga katribe, yan po ang kagandahan ng katangay ng kalamansi natin. Pwede mo siyang pamungahin ng gulpi na talaga mapupuno ng bunga yan. Ang technique ng ating pong ginagawa dyan, the same procedure din yung ating pagtitigang sa ating sa tag-araw. Pag hindi ka mag Kumusta na mga katribya? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber, pati na rin po sa ating pong mga suki na nanonood itong ating vlog. Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa iba't ibang bansa kung saan nakakarating itong ating vlog. Maraming salamat po sa inyo pagtutok ng ating pong vlog. Kaya usapang negosyong kalamansi tayo uli mga katribya. Tayo po ngayong araw ay pipitas po ng ating kalamansi para po naman sa ating pang alaga naman. Sa kabila naman ay magsasabog tayo ng abono para naman maglabasan din ulit ng panibagong bulaklak. Although marami na rin pong buo ngayon, kailangan po rin natin mga katribya na meron tayong panunod ulit sa bawat buwan. Ito po mga katribya po yung ating pong pipitasin. Tatanggalin na po natin yung lahat po ng mga malalaki na po pwede. Kung kasi ito, tinubuygan natin at nilagyan po natin ng abono. Kaya ito ngayon ang ating pong kukunin. Ayan, malalaki na po mga katribya para palitan po ng bulaklak. Iyan ang sikreto ng kalamansi. Habang pinipitasan po natin mga katribya ang kalamansi, iyan naman po yung nagkakaroon ng uli ng panunod. Ayan, yung mga dulo po na yan na pinagpitasan, lalabasan uli yan mga katribya po ng ating bulaklak. Kaya ang kalamansi, masasabi po natin na napakasipag pong magbunga. Kahit na wala po sa panahon, continuous ang kanyang pagbubunga, lalo na ngayon pong tag-araw. Kaya pagka hindi po natin ito mapagtutuloy, ang nangyayari dyan, mga katribya, bulaklak po siya ng bulaklak. Pagkalimbawa po bumulaklak na, ayun, ang mangyayari, pag hindi po inalagaan, laglag naman siya ng laglag. Ayan. Although lumalaki na rin po yung ating pong mga maliliit ito. Ang ginagawa po kasi mga katribya po ng iba, gulpi. Gulpi nilang pinamumunga ang kanilang kalamansi. Kaya isang pitasan lang ang karaniwan. Makahalaw man sila, paunti-unti na lang. Alam niyo sa kalamansi po natin mga katribya, yan po ang kagandahan ng katangay ng kalamansi natin. Pwede mo siyang pamungahin ng gulpi na talaga mapupuno ng bunga yan. Ang technique ng ating pong ginagawa dyan, the same procedure din yung ating pagtitigang sa ating sa tag-araw. Pag hindi ka magpapatubig kulang tatlong linggo, ayan, tsaka po tayo magsasabog ng abono, ay nako, sigurado ang kalamansi ninyo ay mamumuti sa bulaklak. Kaya lang, ginagawa po natin mga katribya ang mga iyon kapag ka wala pong gaanong bunga ang inyong kalamansi. Doon po tayo nagtitigang. Pero, pagka mga katribya may bunga na ang iyong kalamansi, lalo na kung medyo marami na po siya, hindi na po natin masyado pong tinitigang na kagaya talaga ng basal na pag-aalaga. Ganun po kasi mga katribya para hindi naman po masaktan yung pong ating kalamansi. Kasi lalo na pagka meron tayong maliliit na bunga at yan po mga katribya, tinigang po ninyo, ay may possible po yan na malaglag. Dahil masasaktan siya, hindi siya nakakahitit po ng tubig. Yan po ang technique. Kaya ginagawa po natin mga katribya po yung iba pagka nagtitigang,
yung mga nalalaglagan po ng bunga. Pagka po nalaglagan ka ng bunga, mga katribya, magpapanibago kang sabog ng abono, alaga. Oh, kasi laglag, sira na yung bunga ng kalamansi mo. Ganun ang nangyayari. Tandaan po ninyo, ginagawa po natin kung gusto natin po yung maramihang bunga na isahang harvest sa isang tag-araw, yung wala pong panunod na kasama ang kalamansi. Pero pagkasunod-sunod naman, mga katribya, ang bunga, hindi mo po mapapansin, pag lumaki, marami na rin po pala. Ayo, gaya niya, no? Ang dami po maliliit. Bukod na rin po, mga katribya, po yung ating pitasin. Kaya yan po ang sikreto ng ating kalamansi. Basta tutok lang po sa inyong pag-aalaga, marami ka po kung makukuha dyan. Isipin ninyo, pagka tayo po nalaglagan po ng bunga, back to zero uli kayo. Palibago uli kang sabog ng abono. Pero pagka nagtutubig tayo, mga katribya, automatic yan, naglalabas ng panibagong bulaklak. Kaya makikita ninyo ang kalamansi, sunod-sunod po ang nagiging bunga dahil sa patubig. Pagka kasi yan natigang, na-delay ka ng tubig, automatic lalabasan yan ng bulaklak. May sabog ng abono, walang sabog ng abono, lalabasan po yan ng maraming bulaklak. Kaya tayo po naglalagay naman po ng abono para merong laman ang ating kalamansi, yung bulaklak. Wala kasi, mga katribya, yung laman, ang bulaklak po ninyo, ayun, sisira na po yan. Iba nga, hindi na po nakakabuka. Iba naman, sinisira na rin po ng insekto. Ayan na. Yung ating mga natirang gaholin po na yan, mayroon tayong pang-Pebrero. Yan, Pebrero. Pang-Pebrero. Ito naman, maliliit na yan. Pang-Marso. Yan, pang-Marso. Sunod-sunod eh. Tapos yung panibagong tagtag, ayun, pang-April na yon. Iba, lumalabas na yung bulaklak. Ayan, mga katribya, po ang technique sa pag-aalaga po ng ating kalamansi. Tutok lang tayo. Tsaka siyempre, tsaga-tsaga din. Sabi nga nila, pagka may tsaga, may nilaga. Tayo naman, pag may tsaga, meron naman tayong sinigang. Pwedeng adobo o ano man kayang masarap na putahe. Yung pagka po meron tayong tsaga. Ayan na. Tsaga-tsaga lang, mga katribya, sa pag-aalaga. Lalo na po doon sa ating mga ka-farmers na mayroong maliliit ng kalamansi. Kay Sir Gerardo, malalaki na raw po yung kanyang kalamansi. Nag-send po siya ng kanyang picture sa ating Facebook account. Nakakatawa naman dahil hindi naman siya nainip, malaki na kalamansi niya. Tayo naman, mga katribya, malaki na rin. Konting kuna lang din, magkakaroon na rin po yun ng bunga. Kasi nasa 10 months, 11 months, yung ating pinakabata, mga katribya, ay nasa 5 to 6 months. Ayun. Konti na lang, magkakaroon na po tayo dyan ng magiging harvest. Kaya madadagdagan na rin po yung ating pagkukunan. Ayan na. Ayan, nasa ilalim po yung ating kalamansi na bunga. Ang pagkukondisyon, mga katribya, ay isang paraan na ginagawa po ng mga magsasaka o magkakalamansi, na ang gagawin, lilinisan muna ang mga kalamansi. Nandiyan na yung hahawanin muna siya
Aalisin muna ang mga damo. Spray po ng herbicide. Yan, ganun ang ginagawa. Tapos, hindi na po niya yan na tutubigan. Hinatawag po yan, mga katribi po, na stressing. Yung stressing, hindi po pagpapatubig. Yung sasaktan ng kalamansi sa pamamagitan ng hindi pagpapatubig. So, pwede pong gawin yan. Halimbawa, kapag ka ito ay wala pong kabunga-bunga kalamansi o malinis. Kaya bago po yan, mga katribya, sa buga ng abono, kukondisyonin muna siya. Patayin muna po yung damo sa pamamagitan ng herbicide. Pagkatapos, mga katribya, pa nang makondisyon na ang kalamansi, mga 3 linggong hindi po siya natutubigan, so sabihin eh medyo tigang na po yan, na kumbaga tuyo na siya ang lupa, dyan na po ngayon, mga katribya, sasabugan po ng abono. Sa abono na kanya pong isasabog, siyempre komo yan eh malinis, natanggal na po yung mga bunga ng kalamansi. Ang gagawin po niya, mga katribya, doble ang ginagawa po ng ating mga ka-farmers. 1 kilo bawat 1 puno. Gano'n po karami. O minsan pa nga ay higit pa. Depende rin niya, mga katribya, doon sa pag ang edad ng kalamansi ninyo ay kaya na doon sa 1 kilo bawat puno ng abono, eh pwede natin lagyan. Pero pagka bata pa, eh anong oras, anong araw ba, o anong taon na po pwede ang kalamansi lagyan natin ng 1 kilo bawat puno. Kapag po, mga katribya, nasa 6 na taon na yan, pataas. 5 taon pababa, eh hindi po masyado po natin lalagyan po na sobrang dami ng abono yan, dahil medyo bata pa po yan. Kaya ganyan po yung paraan po ng ating pag-aalaga, yan ang pagkukondisyon. Pag nailagyan na po, mga katribya, po yung abono, dyan na po ngayon sasabakan po ng patubig. Pagka pinatubigan na ang kalamansi, nakasabog na rin ang ating abono. Yan na ngayon. After ng 1 linggo, i-spray na po siya ng insecticide bilang paglilinis, para no, kung meron pong mga insekto na nandun sa kanyang puno, lumayas, umalis. Yeah, ganyan po yung paraan po natin. Pag lumabas na, mga katribya, ang tinatawag nating matanghito, kasi after ng 10 to 15 days may lalabas na po siyang bulaklak. Paglabas na po ng bulaklak, mga katribya, starting uli ng pag-i-spray. Meron na po siyang kasamang foliar, mga katribya, 1 beses yon sa 1 buwan ang pag-a-apply ng foliar, para pansuporta doon sa bulaklak at mabilis po ang pagkain niya ng abonong inyong isinabog. Take note, mga katribya, pagka tayo magpapabunga, ang ginagamit po nating pampabulaklak, yung pong madali pong malusaw, yung abonong puti, yan, yan ang kadalasan natin ginagamit. Depende rin po sa inyo, pwedeng 2100 na puti or 2500, yan ang kadalasan natin, or sulfate. Basta't nang huwag natin kalilimutan na pagkasabog, dapat tubigan natin. Lalabasan po yan, mga katribya, ng maraming bulaklak. Pag ang kalamansi ay walang maraming bunga, mamumuti sa bulaklak yan, mga katribya. Yan po yung pagkukondisyon. Ang gagawin dyan, aalagaan yung bunga na yon. Meron silang tinatawag na 10-15 spray mula sa bungang marami na namumuti. Pagkatapos noon,
ng 15 na spray, hihintuan na nila yon. Dahil wala nang lalabas na bulaklak. Kasi isang bungahan lang o alagaan yung kanilang ginagawa, yung ating mga katribya. Isang paraan yon. Kaya kung halimbawa medyo nagme-menos ka ng konti, makakaminos ka sa pag-i-spray. Isang pabungahan. Yun po yung pamamaraan, mga katribya, ng ating pagkukondisyon na kung tawagin. Eh yun naman pong continuous na pag-aalaga. Yung continuous, mga katribya, na pag-aalaga, ito naman po yung pamamaraan kung saan bawat bulaklak ng inyong kalamansi, sabog ka ng abono, lalabas ang bulaklak nun. Paglabas ang bulaklak nun, mga katribya, yan ang po uli yung aalagaan na po natin siya. Bawat labas ang bulaklak, regular spray ang ating pong gagawin. Dahil yan ay mapakaunti, maparami. Pag marami kasing buong ang kalamansi, mga katribya, hindi po lalabasan po ng maraming bulaklak yan. Kahit yan po ay sabugan ng marami pong abono. Dahil meron po siyang mga nakasunong na bunga. Ngayon, pag napitas natin, mga katribya, yung mga pitasin, kasi sa amin, kasi every 2 months, pwede ka magsabog ng abono. Pag yun ay inyo pong tinubigan, sinabugan ng abono, lalabas ulit ng bulaklak. Kung ano yung iyong pinagpitasan, doon lalabas yon. At doon sa mga bakanting mga sulok-sulok, yan, lalabasan din ng bulaklak. Kaso, hindi lang kagaya noong expected mo na mamumuti. Compare mo doon sa totaling walang kabunga-bunga. Kasi pagka yung kalamansi walang kabunga-bunga, yun po yung sabay-sabay na siya pagka ha-harvestin. Ganon. Ganon ang iba pong mga trabaho ng ilan po natin mga ka-farmers. Yung sa atin, ang ginagawa ko ay tuwing may bulaklak, regular po na pag-aalaga. Kaya bawat buwan naman, meron kang inaasahan na harvest. E ano naman ang katipiran? Ano ba ang mas mainam? Yung bang gulpin ng pagpipitas, yung pag-harvest, o yung continuous na pagbibigay ng abono at ng pag-aalaga? Para po sa akin, mga katribya, although yung pong continuous na alaga, magastos yon, dahil regular ka nagbibigay ng abono, regular ka rin nag-i-spray ng insecticide. Pero kahit na yun ay magastos, mas malaki ang jackpot nun. Alam niyo kung bakit mas maganda ang jackpot? Kasi lahat ng presyo, iyon tatamaan. Masasapol mo yon. Mapababa, halimbawa, napitas yung kalamansi mo yung mga malalaki, eh mababa ang presyo. Hindi okay. Parang konti laki na itamuron. Kung meron ka naman panunod, eh yung kabilang buwan naman ay tumaas naman ang presyo, o di meron ka pa rin patibong, may huli ka, may jackpot ka. Eh kung halimbawa naman ay gulpi yung kalamansi mo, marami, talagang bayok sa bunga, lalo na kung yan ay medyo tukol pa, na-tempo mo halimbawa, mga katribya, yung mabagsak ang presyo o mababa. Lagi yung mababa, 700, 800, or 500. Pagka yun ang nadali mo, kumita ka man, konti lang. Pero, pag nadali mo naman, mga katribya, na mataas ang presyo at na-tsempuhan mo, jackpot ka naman. Advantage ka naman doon sa regular na nag-aalaga, dahil meron siyang mapipitas, konti lang. Eh yun sa kanya, gulpi na presyo. Di jackpot siya. Siya ang jackpot. Pero kung mababa naman, silat siya, ikaw naman ang jackpot kasi meron kang panunod. Eh yung para doon sa isang beses lang nag-alaga, wala na siyang panunod. So, hindi na siya makakabawi. Ganyan, mga katribya, ang technique sa ating kalamansi. Nasa inyo yon. Gusto nyo ng mas matipid sa isang alaga, sa isang tag-araw, o dalawang alaga, ganun ang gawin ninyo. Ngayon, kung gusto naman ng continuous ng pamumunga ng inyong kalamansi, eh, yung pamamaraan na regular po ang ating ginagawa. Yun naman, one naman tayo nag-harvest. Kaya lahat ng ating presyo ng kalamansi, meron tayong napipitas. Lahat yan, matitikman mo.
Kaya continuous lang ang iyong alaga. Continuous lang din siyempre ang paglalagay mo ng abono. Continuous din, lalo na yung pag-i-spray. Dahil nandyan ang lahat, nandyan ang buhay mga katribya. Sa spray, patubig, abono, yan. Nandyan yun. Pagka pinabayaan mo sa tubig, ang iyong kalamansi, mababansot. Hindi ganong mamumulaklak, hindi ganong lalaki. Pag pinabayaan mo naman sa abono mga katribya, mamumulaklak man yan pero walang laman. Ang inyong bulaklak, hindi rin magtutuloy, maglalaglag. So, pag yan naman mga katribya, ay hindi naman natin in-spray, saan ninyo, kahit na muti sa bulaklak yan, laglag din yan. Kaya lahat yan, yung combination yan, tulong-tulong yan. At syempre, magagawa lang natin ang lahat ng mga bagay na yan kung meron kang kapital, meron kang puhunan. Yun ang mahalaga. Dahil pag wala kang puhunan sa lahat ng mga iyan, di ka makakapag-alaga ng kalamansi. Kaya shoutout po natin yung ating ka-farmers sa ating katribya. Ayun, medyo masaklap na balita para sa kanya. Yung kalamansi niya tinanong Mayo at hanggang ngayon, hindi pa lumalaki nung kalang niyang kalamansi. Eh nabili niya siyempre doon sa iba yung punla. Ay sabi ko naman, pagka po sa iba kayo pibili ng punla, mga katribya, ay asahan na po ninyo may disgrasya. Dahil kadalasan siyempre sa ganyan, hindi naman po lahat ay mga laos na ang punla, lalo kung naka-stock pa yan. Baka ang nadali niyang punla ay laos na, eh talaga magsasuffer siya. Ang gusto nga niya, palitan na. Dahil ayaw lumaki nung kanyang kalamansi. Sabi ko, wag naman. Hayaan niyo muna. Pamungahin niyo muna siya yung alagaan ng husto, tubig, etc. Kasi sayang naman ang puhunan mo eh. Kaya gusto makakukit ang tulungan, kaso nga lang, eh, siyempre alam niyo naman, eh, sa iba siya naman siya nakakuha ng punla. Dapat, kung saan kayo nakakuha ng punla, kunin niyo number, kunin po ninyo yung kanilang address. Pagka nagkaroon ng problema sa punla, tawagan ninyo. Baka alam nila yung pamamaraan ng pag-aalaga. Ganun naman kasimple. Kasi tayo, pagka tayo nagbibigay po ng punla sa ating mga ka-farms, ka-tribya, iniiwan po natin lahat yun. Pati tawag, pati Facebook, lahat yun. Kung meron kang katanungan, may problema sa kalamansi, nandito tayo. At nandito po yung ating kasagutan. Tumutugon tayo sa kanila. Hindi natin sila pinababayaan. Ito po ang tutorial mga ka-tribya na sagot na natin ang lahat. Mapapunla, mapaalaga, lahat ng mga ginagamit po natin. Naho, tinuturo natin yan sa ating mga kaibigan. Dahil hanggat natin makatulong po sa inyo, makatulong sa ating mga ka-farmers, sa ating po mga katribya. Kaya yun po ang isa nating maipapayo po sa inyo. Ingat din po tayo sa pag-ibili po ng mga punla, lalo na kung yan ay online, bibigay sa iyo ay maganda, sa picture, pag yun ay i-deliver, laos na. At pagka laos na, habang buhay mo kang magsasuffer dahil nihintay mo lumaki kalamansi mo, hindi siya lumalaki dahil pangit ang punla. Kaya ang klase mga katribya po na magandang kalamansi, nasa punla yan. Doon pa lang sa punla, makikita na po ninyo kung okay yan or hindi. Okay? Pagka hinahabol po ninyo yung kamurahan, mura ang ibinigay sa iyo, talagang pag naibigay naman na nakita niyo resulta ng kanyang kalamansi, habang lumalaki, lumilit ang bunga, mamumura mo rin yung nagbigay sa iyo. Tayo mga katribya, hindi ganun. Kaya lahat ng mga binibigay natin, quality yan. Subok na natin yan. Yan naman po ang atin na ipapangako sa atin pong mga subscriber na nagtitiwala sa atin pagdating po sa ganyang pagtanim. Dahil, tutulong ko na lang sa kapwa mo, sulitin mo na. Hindi lang yung makapagbenta ka ng punla. Turo mo rin ang pamamaraan ng pag-aalaga. Yun naman ang wala naman doon sa iba. Kaya yun naman ang advantage ng ating channel. O paano mga katribya? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga katribya, sa ating mga bagong subscriber. Kaya po ng dati, ako po si Kibarel Bunag. Lagi po nang tatandaan. Karunot ang kaalaman, may katumbas sa kaiman. Thank you for watching. God bless all. Bye-bye. Makakadalawang red bag na po tayo sa ating kalamansi. Pinupuno na lang po natin ito para tayo makauwi na. Sige po. Bye-bye po sa inyo lahat mga katribya.